Hello guys, welcome to my channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-post ng mga items natin through online. Kung paano tayo makakakuha ng mga customer natin sa mas mabilis na paraan. Admin ako ng isang group na buy and sell. So tuturuan ko kayo ngayon kung paano tayo makakatch ng mga possible na mga buyers natin online, no? Kung paano nga ba yung proseso ng pag-post natin, kung nabibigyan ba natin to ng tamang presyo, yung mga pictures about doon. Okay guys, first tips number one. Okay, kapag magpo-post tayo online sa mga buy and sell, make sure na yung mga pictures natin na ipo-post is sa atin. Okay? Bakit po kailangan sa atin? Kailangan yung post na yon is nakaka-attract ng customer. Mukhang kung foods man yan, dapat mukha siyang masarap, no? Kailangan hindi siya parang hindi siya gawang parang barabarang gawa lang na kung halimbawa sa foods yan, yung parang hindi siya masarap tignan. Kailangan siyempre tignan din natin sa post natin yung picture, kung masarap ba siyang tignan, at saka yung presentation niya is maayos ba. Siyempre dapat yung picture na yon is sa atin din yon, hindi yung nag Google search lang tayo. Bakit ko masasabi guys na dapat sa atin yung picture na yon? Siyempre una sa lahat, paano yung tiwala ng isang customer sa iyo kung yung sa picture pa lang parang niloloko mo na siya? Hindi sa iyo yung picture na yon tapos nag-Google mo lang siya, hindi yun yung actual picture mo. Okay, yun yung pinaka first tips ko. Dapat ang gawin ninyo yung sa inyo yung picture na yon, pagmamayari ninyo sarili nyo yung picture, hindi yung ginugil lang. Okay, second steps guys, or second tips naman, yung presyo. Okay, at kung halimbawa marami kayong mga product dyan na may mga picture, and dun lahat yung picture nun, siyempre gagawa kayo doon sa post niyo na parang menu. Okay, for example, ito adobo, ito caldereta, okay. Ito mechado. So kada ilalagay niyo doon sa post niyo yung pangalan nila at saka yung presyo noong binebenta niyo yung product, para at least magpagkita ng customer niya, uy, ganito. I-send niya na lang kung ano yung order niya. At least may idea na siya about doon sa presyo. And then, pang third guys, yung pag-post natin sa mga group na buy and sell group. Marami yan eh. Kung halimbawa sa mga halimbawa dito sa amin is Abulaon Tindahan, Kalulut, San Fernando. So, kung ano yung sakop ng area nyo, dun nyo lang siya ipopost. Okay, dapat hindi siya, halimbawa, nag-post ka sa ibang area pala ng group yon. So, epic fail, wala din yon. Kasi, mangyayari doon, guys, baka may mag-order sa inyo, tapos hindi nyo rin siya madi-deliver. So, wala din, no? Ngayon, guys, yung pang-apat naman, ito yung pinaka-the best, yung pang-apat. Kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, si Facebook, meron na siyang parang marketplace. May marketplace na siya, no? Yung marketplace na yun guys, kasi hindi pa dito kasama yung sa foods. Kumbaga parang mga appliances, motor, cars, yun pa lang yung parang ina-accept niya sa marketplace. Eh. Pero ako kasi ang ginagawa ko para maka-attract din ako ng mga customer, no, pinopost ko din siya sa marketplace. Minsan nagkaka-violation ako, pero dapat kung sa foods yun, alimbawa, dapat nagmamatch siya doon sa marketplace. For example, for kitchen, yun, ipipindutin mo yung kitchen doon. Tapos, doon mo ipopost yung mga product mo.
kung halimbawa tungkol yan sa foods. Imamatch mo siya doon. Kasi minsan nade-detect din ni Facebook yun eh. Kapag kasi guys, na-post siya doon sa marketplace na sinasabi ko, makikita yan ng ibang mga tao eh. Mas mabilis nilang makita. Kasi kapag open ng Facebook nila, parang sinasuggest siya ng Facebook doon kung ano yung last na sinearch noong buyer. Parang sinasuggest siya ni Facebook. So, mas maganda guys, i-check nyo yung Facebook nyo, i-update ninyo yung apps nyo. Tignan nyo doon yung marketplace. Pwede kayong mag-post doon. And at the same time, kapag na-post nyo siya, isang beses lang yun guys, lalabas lahat ng mga groups. Na isang click mo lang, mapopost lahat siya doon. So yun guys, ito lang muna sa ngayon yung mga tips ko kung paano tayo mas mabilis maka-attract ng mga customer natin, especially sa mga online seller dyan, para mas mabilis din kayong makabenta. So sana i-try nyo to. I think ito yung pinakamabilis na paraan para din maka-reach kayo ng mga buyers nyo guys. Yun lang, kung bago kayo sa YouTube channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa bagong videos ko.